Tumapasin po, dati wala tayong CBO sa Tagkawayan. Pero pinili po natin, nung nakaraang taon, ay ma-organize na ng ating opisinang ito para i-coordinate ang lahat ng activities regarding cooperatives. Sa sarawin po, meron tayong siyam na miyembro sa kooperatiba. At ang intensyon natin ay palawakan pa ito. Palakasin yung mga andyan na at i-convert sa kooperatiba yung iba-ibang asosasyon na nalawin sa atin. No? So may mga candidates tayo ng conversion, yung weavers natin, no? At maaari pati yung rice farmers at iba pa. No? At bakit ganun? Nakinig ko, sinisimulan ng Lidlan kanina. Karamihan ng tulong na nagagaling sa gobyerno ngayon, DA, DNR, ay hindi individual, sa grupo, either associations or cooperative. Pero, mas priority lang cooperative kaysa association. Dahil napatunayan na, yung proseso, sistema ng isang kooperatiba ay mas matibay kaysa doon sa loose associations. Masama ng magsasaka, bawa ng landing or mayapa or whatever, diba? Hindi ganun ka, paano ba? Hindi ganun ka-establish yung sistema. No? Pag kooperatiba kasi, may mga proseso na dapat isagawa, may mga checks and balances na dapat ay in place, may mga reporting na dapat gawin nang masiguro na ang pera ng mga miyembro ay hindi nawawala, na i-invest ng maayos at yung samahan ay lumalago at lumalakas na po. So, ang araw na ito po hindi para ako'y magdadaldala na po. Mas kailangan natin pakinggan yung ating bisita. Makinig po tayo at sana makatulong ito, no? Sa mga kooperatiba doon sa ating bayan. Magandang mga po, maraming salamat.